Bali po yung nangyari na yon, nung umuwi na po siya, may konsensya po siya. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak. Okay. Para patulong i-turn over. And then, yung pulis medyo busy kasi naka-detail yun sa Malacanang eh. Opo. Kamag-anak din nila. So tapos yung bagahe po, walang name po na nakalagay. Mm. So, di nila alam. Ngayon, yung pulis nag-attempt na i-turn over sa isang radio station. I don't like to mention the name of the radio station. Kasi yun yung request. Ayaw tanggapin without the finder. Ayaw naman sumama nung yung nakakuha nung finder sa kanya kasi natatakot. Opo. So ganun po ang naging istorya hanggang sa pumunta sila sa office ko para magpatulong. Mm-hmm. Sabi ko, una kagad nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, yung may number si Odette sa akin at sabi ko, yung nakakumuha ng bag ay nandito yung misis. Tapos on that same day, nagkausap sila over the phone. Saan si po si misis? Mrs. nung ano, ito po. Mrs., magandang umaga anak, po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po itinan over sa inyo or sinabi sa inyo ni Mr. na meron palang bag? Nung pong gabi na po, sir. Nagaling sa airport. Kinagabihan. Oo, nung gabi na po, sir. Hmm. Nung uwi niya po galing sa ano, sa pagbibiyahin niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at walang nangyari, kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. Siguro waiting for somebody na pumunta. Kung walang pumunta, kinuha niya. Eh dapat yun, dadaling niya doon sa airport authorities. Para sa ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung eta po. Mm-hmm. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya eh. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta. Kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman. Hindi po, wala po. Hindi po hanggang namin, po, hindi pa ito nabubuksan? Hindi po yan nabubuksan, sir. So, yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po na baka maghanap po. So, yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya baka makatulong. So, kami, akala po namin okay na. Tapos nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos after po noon, nagulat na lang po kami pagdating namin dito ilang days na naka-ano na po kami sa news. Hindi ko po alam na may lamang pong valuables yan. Sir, sa viral video na po, sir. Na lang po namin yan. Kahapon lang po, sir. Nung napanood po namin yung video na ganun po pala yung laman sa malay. Pero yung post ng may-ari, hindi niyo po nabasa? Hindi po. Kasi yung may-ari ata, immediately, nag-post po siya sa Facebook. Yun lang po, yung video niyo po na news po. Tama po yung sinasabi nila, tumutugma, walang mga scratches dito na patunay lamang, walang naging attempt na para buksan to at malaman ko anong laman. Wala silang ginawang attempt para kalikutin kung ano man yung lock dito nang sa gayon mapasok itong mga laman, makita yung loob. So, tama nga si attorney. Okay. So, nilagay lang po dun sa bahay and then yung inyo pong mister ay nagkwento sa inyo and then naghanap kayo ng mga paraan kung paano ito may sauli sa airport. Kaya lang, busy kayo. So, hindi nyo agad-agad na gawa ng paraan na maisauli until na yung mapanood nyo po yung video namin. Sabi niya po, naghintay pa po siya sa NAIA kung baka po may dumating po na may-ari. Tapos ang sabi niya po, nung wala na, ilang minuto po siguro siya nagantay doon, balak niya daw po atang puntahan kaso natakot po baka daw po siya dakpin agad ng pulis po. Masyado pong matatakotin siya, maano po yung ano niya po. Mahina po yung loob. Hintay po namin yung may-ari nito si Maricor. And siya lang po ang nakakaalam nitong code. Merong code dito. However, kung talaga may intention, bad intention sila, kahit na nung tibay ito, madali naman ito butasan, martilyohin, mabubuksan to. Sa akin pong pag-examine, wala po ako nakita ng mga scratches to indicate na they were trying to force open this. At tumutugma sa sinasabi ni attorney. May mga gasgas to, pero gasgas ng kalumaan. Siguro hina, diba? Sa pagsakay-sakay sa aeroplano, paglagay sa overhead bin.
matagal na po siyang taxi driver. Ano siya sa NAIA? Nagkukontrata or? Siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin. Ah, saan po kayo nakatira ulit mo? Sa Kulyat po. Ah. So, marami yung nagpa-flight papuntang Mindanao. Yes, siya po yung siniservice. Kasi nga po, on air we discuss about the reward at nabanggit doon kung sino nagsoli nito, merong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick. Masusunod. Whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, at sinabi naman mismo na kapag naisoli ito, kunya ni Mister, no questions asked, walang kaso, 1 million. Galing sa kanila yon. Pero sir, kami na po kasi naka-agrabyado sa kanila. Napakabait naman ng anak. Yes ma'am, pero a promise is a promise. A commitment is a commitment. We made a promise that it will be our commitment to give 1 million pesos reward dun sa mga kapagbalik nito, whether it is the husband or anybody. In this case, wife pa ang nag-initiate para isoli ito, then 1 million pesos will go to her. Yan po yung usapan. At hindi po yan mababali. May mga nakausap na rin kami na kilala yung husband niyo. Yan nga po sir, nung nabiral nga po, talagang nadoble po yung talagang takot niya sa ano. Kasi nga marami nakakikilala na sa kanya kasi taxi driver po siya. Opo. Yung airing namin kahapon, tungkol doon sa may lumutang na impormante, napanood niyo po yon? Napanood ko po kanina pero konti-unti lang po, di ko po nakayanan. Walang lang po ako, natakot na rin po ako. Okay. At may nakapagsabi na rin sa inyo tungkol doon sa airing kahapon na meron ng impormanteng lumutang. Na-open ko po yung viral na kanina pong umaga lang. Okay. Sabi po ng anak ko, huwag mo na inang panoorin kasi nadoble yung yung takot natin. Takot. Opo. Natakot na rin po kayo na mapanood niyo, yes, po yung viral na especially post. Especially po yung laman ng na kanina nga po hindi kami makalabas. Kailangan namin ng security na kasi baka po mamaya paglabas namin. Pumunta rito kahapon, kinila yung husband niyo po. Ano po siya? Kilala niyo po si Mr. niyo and ready na po kami magsampasara ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI para mag-file na ng case. And then yung NBI, gagawa na po ng thorough investigation para ma-properly identify. Yun, sister. Ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sana isol. Yung police pumunta sa radio station at sabi turn over to. Pero alam na nung police ang laman. Wala po, hindi po namin. Hindi pa rin alam. Sir, lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin, no? Nakita na namin po yung post. News po. Opo. Yung news sa TV5, doon yung nakita. Natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may dyan. Okay. So nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kayo ng kaba, concern, doon nyo na po nalaman yung laman ng alahas. So tinawagan niyo po ngayon yung police na kung saan niyo pinalalamob to. Pinuntahan. Ano pong sabi niya? Sabi niya po pumunta po daw po kami kakasakakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po.